Good afternoon po. So ito po yung sample ng gagawin nating subcategories. For example po, sa Kamakawan Elementary School, wala pa po siyang subcategories under ng school. So click natin yung school. So yung pong ma-assign dito na ICT coordinator, for example, i-assign natin si Sir Erd as manager. Click po natin ang manager. And then search for Earl Aaron. And sample lang naman po ito. And then nakalagin. O, assign ko na rin po si Jasmine Papa para makita nyo po yung sample naman po ng teacher account. Kayo na po halimbawa yung gumagawa. Dibug po na to. So R10 LMS, ito po siya. So yan, naka-assign na po siya as manager ng Kamakawan Elementary School. Let's open a new incognito. So R10. Let's log in po. So paano mag-log in? Click DepEd Commons Teachers. And then click Continue with Google Account. And then sign in. Once na makapag-sign in po, papasok po siya sa dashboard ng ating learning management system. Once na nasa dashboard po tayo, para makita nyo po, wait lang po natin siya na mag-load. Ayan, dashboard. So click po natin ang site home. Hanapin ni ICT coordinator yung kanyang school. So collapse natin siya. And then Cagayan de Oro City. And ang naging sample nga natin na manager, tignan nyo po ito, pag kinlik ko siya dito, outside the school na hindi ako manager, ito lang yung makikita sa gear. Kapag ka po pumasok tayo sa Kamakawan Elementary School, ito na po yung ating handle ni school. So click natin ang gear. Yan, makikita na natin na pwede na tayong mag-add ng mga cut subcategory and other roles po ay assign. So one example ng gagawin po natin is gagawa ako ng 3 o hanggang grade 6 na po ang gagawin ko na subcategory under Kamakawan Elementary School. So let's copy lang po ito and then click the gear, add the subcategory. Ang ipepress ko po sa aking mouse ay yung wheel button nasa gitna para mag-open siya ng new tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then lalagyan natin siya ng category na grade 1 school ID. Or palitan natin ng school ID grade 1. Unahin natin ng kindergarten. And add category. Grade 1. Next is grade 2. Yan. Ganyan lang po para medyo mapabilis natin yung paggawa. Paste and then grade 3. Flash ko lang po ito. Hindi siya nag-load. And then grade 4, paste, grade 4, then another is grade 5. So pinulang ako ng isa dahil po nag-add ako ng kindergarten. Yun, meron na siyang kindergarten doon. So add pa ako ng isa pa for grade 6. Wait lang natin siya na mag-load and then, yan. Makakapaglagay din po tayo ng another subcategory. This is grade 6. And then add category po natin. Ayan. So, napapansin niyo po, nagkaroon na tayo ng subcategory na grade 1 up to grade 6. So, ano yung pwede nating next na subcategory pa?
So kung nakita niyo po yung pinakita ko kaninang umaga na mga possible subcategories pa po under ng, for example, grade 6, ang next po dyan is grade and then subject and then quarter, if by quarter po ang gawa natin. And then we can also add subcategory na nakapangalan po sa teacher. So for example, sa grade 6, maglagay tayo ng 2 subcategory na nakapangalan po sa teacher. So sample is, create po ako ng add a subcategory, 3. And then sa 3 po nating subcategory, ipapangalan ko po sa aking co-teacher. So number 1, now wait lang po natin siya na mag-load. Make sure na ang category name, lagyan natin siya, Asmin Papa, and then create category. Ito po ay under ng grade 6. So kung meron po kayong mga co-teacher at gusto natin silang gawing course creator dito. Ayan. Next is Sir Earl Aaron Villanosa. And then lastly is si Sir Mark Anthony C. And then create category. Once na matapos po yan at mag-load, ayan po, makikita po natin na nandito na po under ng grade 6 ang kanilang mga pangalan. So ano na ang next na gagawin? Ia-assign na po natin sila as course creator sa kanilang mga subcategory. So for example, kay Yasmin Papa, kay Earl, and kay Sir Mark, ayan, kay Sir Earl, Ma'am Asmin, meron kasi silang sariling subcategory. So para may assign natin sila, example ito po, click the gear, assign roles. Remember, ang lowest po natin na gagawin is course creator. Kasi gagawa na po siya ng course. And then ilagay ang pangalan para ma-search. Click and then add. Remember, course creator po sila. Dito naman po, sa pangalawa ay si Sir Earl. Yan. So, assign natin. Assign roles. Other one is assign roles din. Course creator. And then, search for the name. And then add. So, pwede na po silang maggawa ng course sa kanilang mga subcategory. Yung lamang po yung part ng video na to. So, ito po ang magiging roles and activities po ng ating ICT coordinators na maa-assign as manager po dito po sa inyong mga school. Thank you po. Magandang gabi po and God bless.